Hello mga baby, welcome back sa ating YouTube channel, Bang Libak na ta! Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Kumusta? Don't forget to like this video. Oo, ilike mo na. Mabilis lang namang mag-like dyan habang nanood ka. Nag-like ka na sa video ko. Tapos mag-comment below kung ano ang iyong kuro-kuro opinion sa topic nating pag-uusapan ngayon. At don't forget, i-share mo. Oo, i-share mo ang video ito. Paki-follow na din sa aking Facebook fan page para pwede mo akong i-message doon. O, diba? Friendship tayo! Ito na. Ito nating chika ngayon. Meron na daw pantapat sa mga lolas ng Calye Serie. Remember, Jowa Pau? Diba sila yung mga lolas ng Calye Serie sa panahon ng Aldab? Ay, nako. Ang it bulaga, ay fake bulaga, ay ano ba? Basta it bulaga, fake bulaga ng GMA7 na pagmamayari daw di umano ng Tape Incorporated itong it bulaga. Meron na silang pantapat. Wow! Bilis naman, same content. You're nothing but a second rate, trying hard, copy, cut. Ito na daw. Ang pangalan nila ay si Mitt Dominidora at Exenadora. Wow! Dominidora at Exenadora. Itong si Buboy Villar at si Betong. O nag-ala-ala-dora pero ang pangalan nila ay Dominidora, si Buboy Villar at Exenadora ay si Betong. Nako, sabi ng ilang netizen, may pantapat na ang itbulaga sa Lolas of Calye Serie. Mapapantayan kaya ng mga Exenadora at Dominidora ang Lolas ng Calye Serie? Nako kabibig, gaya-gaya talaga sila. Wala silang originality. Pati yan, gagayahin nila para makuha ang atensyon ng maraming people. Grabe naman itong itbulaga, oh, fake bulaga, ay itbulaga ng Tape Incorporated. Hindi ba sila makamove on? Hindi ba sila pwedeng gumawa ng sarili nilang content? Gumawa ng sarili nilang, ano daw, nung people? Ay, people? Eto na. Ang dami at lakas ng tawa ko sa mga batang hamog kahapon. Yang Exenadora at Dominidora, wala yan sa batang hamog. Ang galing talaga ng TVJ, no? Oo, medyo naglaylo ang lolas ng ano ba, ng Calye Serie. Pero ang batang hamog, in fairness ha, iba talaga sila gumawa ng ano, ng pangalan, batang hamog. Eh, ano? Gagayahin na naman to ng ibang noontime show. Batang Hamog. Sino? Raisa May. May Mendoza. Miles Ocampo. Maha Salvador. Mga bigatin. Itong Exenadora at Dominidora, papatak kaya ito? Nako. Baka ito na ang magiging rason kung bakit mawawala ng maraming viewers ang fake itbulaga. Ito pa. Originality, grabe naman sila, warang originality, mahiya naman kayo sa Lolas of Calye Serie, palitan nyo, hindi maganda, lalo't hindi na kayo papanoorin. Ito pa, original is the best talaga, wag gaya-gaya, maawa naman kay sarili nyo, maghanap kayo ng iba. The original, the legit Lolas of Calye Serie, Jowa Pau, diba, ito na. Happy 44th anniversary, Itbulaga TVJ Legit Dubber Cards. Sana itong Dominidora at Exenadora ay huwag namang gagayahin ang Lolas of Calye Serie. Nakakaya naman. Wala bang naisip ang mga creative writers dyan? Matanda na ba? Ay, grabe talaga itong mga komento ng mga netizen. Dapat pangalan ng show nila ay Gaya-Gaya Showtime Fake Bulaga. Ayan, grabe talaga ito. Habit viewing na namin ang TVJ, ano pang gagawin nila? Kasama ko sa tanghalian ang TVJ kahit dito kami sa Australia.
Dahil sa TVJ, napupuyat ako ng sa tanghali. Di na ako nakapag-siesta. Aliw na aliw ako at wag kayong gaya-gaya. Maawa naman kayo sa mga sarili nyo. Ang saya-saya ng batang hamog. Sila ang bagong kakatawanan ng TVJ. Kasali si Zombie. Diba? Kahit ano pang klaseng panggagaya ang gagawin ng GMA7 Itbulaga, wala pa rin kapares ang legit dubber cards. Haya, bahala na kayo dyan hanggang bumaba ng bumaba ang ratings nyo kasi puro kayo gaya. O, diba? Galit na galit ang mga netizen. Eh bakit naman kasi may mga gaya-gaya po tumaya itong ano, Itbulaga. Eh di sana gumawa sila ng bagong ano ba? Tawag dito, yung nagpapasaya, hindi yung puro gaya-gaya. Yung jean na gidili, parang sugod bahay din. Diba? Buti na lang it's showtime, hindi gumagaya ng mga content ng TVJ. Talagang pinag-isipan nila kung ano ang gusto nilang ibigay na kasiyahan ng mga madlang people. Meron silang Little Miss You, ano pa ba, Awit ng Tanghalan. Madami silang mga bago ba na gimmick na ginagawa ang it's showtime. Habang ang TVJ, EA, nako, give me 5. Patok na mga netizen. Sobrang tawa ako sa batang hamog kahapon. Diba yung mga Vortas 5, diba? Bawal, wag ganon, babala, wag. Yung mga ganon ba yung tatatak sa utak? Yung kung saan balik-baliking papanoorin ng mga maraming tao. Hindi yung parang isang panood mo lang, ay, ang boring, ay, ang pangit, ay, nakita ko na to, parang ginaya nila ang jowa pao. Yung mga ganun ba, at the same time, alam nyo naman tao, madaling maka-observe ang mga tao, madaling mag-bash ang mga tao. Kaya ako sa Itbulaga, or ano bang sinasabi nila dyan, ano, mag-isip kayo kung ano yung maganda na pwedeng bagong putahe na ibibigay ninyo sa mga tao, sa mga followers ninyo, sa mga supporters ninyo. Oo, ganon. Para namang magpangalawa kayo. So far, number one na ngayon ang E18 ng TVJ. Bumalik sa number one. At ang Itbulaga ay number two. Tapos ang It's Showtime. Malay mo, Itbulaga, mauungusan kayo ng It's Showtime. So, yun lang po mga kabibiging ating ladies, libak-libak for today. Napaka-init ng panahon, kagaya ng grabing init ng pagsalubong ng mga bagong legit dubber cards sa E80 Gemi 5, diba? Sobrang ganda talaga. As in, aliw na aliw ako. It's a new game na parang, tawag ito ba, nagbibigay, yung mga example is simple lang talaga, pero nagbibigay tawa. Yung parang na-enjoy mo yung siesta time mo, yung time na mag-relax ka, parang na-enjoy mo at manood ka lang E80 sa TVJ, o di ba? Ganun lang. Bye everyone, see you next time. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!